Okay, guys. Usually, pag nagpa-park kasi ako, ang pinipili ko is yung indoor parking. Ayan. It's an indoor parking. Mas pinipili ko siya kasi para medyo mas safe yung ating motor. It's just a simple care and maintenance para sa ating ride. So, ayan. Para iwas nakaw na rin and everything. So, yeah. Pero pag sa labas ako nagpa-park, usually, nilalagay natin yung rain cover. Ganda, guys. Oh, tingnan ito. Wow. Look at that. Nice. Good morning, guys. Oh, ito na naman tayo. Trabaho tayo. Sumahan niyo ako sa isang araw na naman ng pagtatrabaho. Kailangan na pala natin mag-change oil. It's 4,000 plus na yung ating mileage. So, papanin nyo ano to. Ruler ito. Ayan, so pupunta tayo sa site project. So, gagawa tayo ng grid lines para dun sa ating project sa Baguio Country Club. Anyway, ayan. Hindi ko pa siya pinapaliguan. Madumi. Saka-ride lang natin kahapon sa trail. Next time, isama ko kayo sa trail para makita nyo yung daanan kung saan ako dumadaan. Okay, so time check is 8 in the morning. Ayan. Tara muna ng Central Business District. Bibili muna tayo ng canvas. Yun yung ginagamit ko pang paint. And then after that, punta tayo sa side project natin. Park muna tayo. Makita ako. Ang ganda na, guys. Anyway, let's go. Mukha rin naman to. Solid. Good morning, Baguio City. 8:30 ng umaga. Hi, guys. We are here in Lower Session Road. And it's very beautiful day. Blue sky. The past few days, sumuulan. But look at that. No clouds in sight. Pupunta muna tayo sa Chongsan. So, doon ako bumibili ng ating isa sa mga artist canvas na ginagawa natin. Since gumagawa tayo ng mga canvas for painting. So, kung naubusan tayo ng stock from Manila, kumukuha na lang tayo dito locally. And okay, guys. Dito sa harapan natin, this is the Malcolm Square. Ayan, Malcolm Square. Also known as People's Park. Pag taga Baguio ka, tawag mo rito People's Park. Ayan, usually dito sila nag-held ng mga events, Sunday events, mga meetings. Ayan, Malcolm Square. Way before, hindi pa siya ganito. Ang bayan to ng mga oldies before. And dati may ano pa to, may structure pa dito. Anyway, dyan tayo pupunta. Ayan. So dito tayo bumibili ng canvas. So ayan, hinayos na ni Kuya yung canvas. 5 yards lang kinuha natin. Bayaran muna natin sa cashier. Okay, guys. So we are here right now sa Magsaysay Road. Diyan ako bumibili. Tara na sa Baguio Country Club. Gawin muna natin yung drawing. Then we have to go home. We have to do another project. Ayusin natin yung mga orders natin. Dahan tayo dito. Then after that, paint naman tayo. Marami tayong ginagawa sa buhay. And I think it's just, you know, a part of it. When you reach the age of 30s, you know, pag nasa 30s ka na, wala na yung ano eh, wala na yung mga masyadong hangouts. And meron pa rin naman, but mas priority kasi natin yung araw-araw na hanap buhay. Lalo na kung may pamilya na tayo, mas priority natin yon. Pero kunin natin yung motor natin. Ride ulit tayo. Okay, let's go, guys. You know, solid to. 400.
Okay guys, dito tayo sa Baguio Country Club. Puno yung parking nila ngayon. Sobrang init. Buti na lang dala natin yung ating raincoat ng motorcycle. Let's go guys. Time check is 10:30 ng umaga. So ang gagawin natin yan, mag-i-sketch lang tayo. Then babalik again tayo tomorrow for the first layer ng painting. Marami tayong trabaho ngayon. A very busy day. Ito ang ating buhay. As an artist, you really have to do extra kayod. Hindi tayo parang employee na papasok ka lang, do your job, kahit mabigat ang trabaho o walang trabaho sa office or anywhere, you get paid. Well, that's the difference kapag kumbaga self-employed ka na rin or you work on your own. Kailangan doble kayod kasi ikaw rin maglalakad ng PhilHealth mo, SSS, mga pag-ibig, mga ganun. Ikaw ang gagawa nun. And kung hindi ka gumalaw, definitely wala kang kikitain. Well, it really depends. Kapag meron ka namang passive income, okay lang siya. The advantage of being a self-employed, well, you have your own time. Sa'yo yung oras mo. So you have all the time na do your job. You can go on vacation anytime basta may budget ka. Hawak mo oras mo. And syempre, ma-extend mo yung iyong salary or your income. You have no boss. Boss mo yung sarili mo. But yeah, sabi ko nga, extra kayod. You really have to work, gumalaw ka. And it takes a lot of discipline. You know, dapat meron na meron kang routine, regular routine na dapat you have to work more than 8 hours. Actually, kung nagtatrabaho ako, hindi lang 8 hours, hindi lang 9 hours. It's actually umaga hanggang gabi. Then of course, I try to give time for my family na rin. Ayan, time management lang talaga. So, yeah, hindi na ako empleyado for how many years? For more than a decade now. And I've never been happier, you know. Nasanay na rin ako na it's really better if you're going to work on your own. Kung nakita niyo yung previous vlog ko, ayan, pinakita natin itong project natin. So sa ngayon, let's just go and see the mural. Ginawa ko ito noong December 2022. Ayan. Inayos talaga nila, no? Look, there are plants already. Ayan, proof. Tayo yung gumawa. Ayan, 2022. It took me like more than 3 months, almost a month to finish this. It's really nice, no? Binalik na lang yung trampoline. And this is a mini golf area. Tapos, ayan. Tawag dito, yung sasabit ka, monkey bar. Definitely, this is for kids only. Ayan, medyo maputik pa siya. But I'm sure they're gonna do something about it. And mas maganda naman dito kapag dry. Ayan, this is the children's playground, by the way. On the other side, it's the swimming pool. It's a heated swimming pool. Ayan. Okay. So, dito naman, pakita ko naman dito sa kabila. Ayan. So, this is the gym area. Ayan.
So, sino ang pwede dito sa country club? Well, of course, members only. And kapag sponsor ng members yung guest. Ayan. Hindi siya like open to the public na everybody can check in or check out, check in and kumain. Ayan. You really need a member to sponsor you. Painting ko to. Ayan. Sa LRT art competition. This is a finalist. Actually, the plan is maglalagay sana ako ng mga paintings ko here. I already talked to the management, but unfortunately, hindi ko nakuha yung painting ko sa mga gallery sa Manila. Ayan. So, it's really okay. Hi guys, we are here in the site project. Ito yung gagawin natin. So, the last project that we had is outdoor yun. So, ito, kahit papano, meron na tayong shade. Ayan. Labas muna tayo. Pakita ko sa inyo guys. This is the, ayan, the golf area of the Baguio Country Club. Oh, may ongoing game dito. Ayan. It's very green. Ayan. Under construction. Okay, so the project is this one. We have to finish this muna. And then the other one is on the other side. Ayun. Dun banda. So basically, dalawa yung gagawin nating project for this. Okay, so the task for today, maglalagay lang tayo actually ng mga grid lines dito. Meron pang other technique eh. Hindi lang yung paglagay ng grid. Actually, meron din yung mag-drawing ka ng patterns on the wall. And then ilalapat. Pipicturan mo and then ilalapat mo yung design. Then print mo, din yun yung kokopyahin mo. But for this one, I think okay na ako sa grid. It really depends on your preference kung anong gusto mong gawin. So, let's go. Okay, so this one is from that to that. That's 12 inches or 1 foot. 1 foot again. So, nalagyan na natin yung mga grid lines in this area. Mukha siyang tiles, no? But this is our reference for the painting. So, nilalagyan ko lang siya ng number just in case. And para sa pag dinadrawing na natin, pag itatransfer na natin yung image. And of course, kailangan din natin lagyan itong area na ito. This is the horizontal kasi. And then, the vertical, ayan. May numbers din siya. So, 7 day. And tapusin lang natin to, and then we'll come back tomorrow. We're going to do the primary ng wall. But actually, it's more of a drawing. Hindi natin kailangan i-primer kasi makapal na to. Makapal na yung wall surface. So, okay na yan. Sinanda lang natin. And gawin lang natin drawing tomorrow. And then, pusin na tayo sa rendering. Hi guys! Tapos na natin yung ating day 2 ng ating project dito. So, pasyal ko muna kayo dun sa isa ko pang project area. Yung mga una-una kong gawa. Oh, by the way, nasa gilid tayo ng golf course. Ayan, ito yung country club. Ayan. Walang golfers ngayon. It's already 12:30 ng hapon. Okay, so ayan yung dati kong painting. So, ginawa ko siya noong December. Tapat ng araw yan nung nagpipaint ako. Sobrang init. But yeah, we've managed. Tara guys, dun sa isang paintings ko pa. Sa lounge area. Okay guys, so ayan. This is the painting. Dalawa to. So, ayan, that's 2017. Ginawa natin siya. And then the other one, this is the other one for the women's area. Ayan. Ayan, as you can see guys, yung mga painting na yan, marami yan dun paikot dito sa CCH.
So isa yun sa mga inayos din natin before. Okay, let's go home guys. Uuwi tayo kasi we need to work on other art projects. So ang routine ko today is at least 4 projects. Una dito, pangalawa is yung business natin, which is the canvas. Pangatlo is yung painting commission natin. And at the end of the day, we have to work on our personal paintings kasi meron tayong upcoming show somewhere in Manila, or we are targeting somewhere abroad. There's no schedule yet, but hopefully within the year. Hi guys, so we're here and parang tinambak lang natin yung motor dito sa gilid. Anyway, let's go. Oof, mainit ngayon, grabe. Okay, so thank you so much guys for always watching my video, yung mga travel vlogs ko. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Check nyo rin yung ibang mga videos ko regarding motorcycle customization, mga vlogs natin, and mga custom designs, and yung ating art portion, yung part ng ating series dito sa ating channel. Thank you so much guys, and always ride safe!